Good morning. Welcome back to my channel, guys. Boss Pulubi. Ngayon, ang activity natin ngayon, guys, ay pupunta tayo sa Giginto, Bulacan, sa VFP. Before tayo pumunta sa VFP, dadaan muna tayo sa office ng consultant ko na siyang gumagawa ng mga plano ko, sign and seal sa mga mechanical plan and then sa mga auxiliary plan. Before tayo pumunta sa guys sa ano sa Giginto, Bulacan sa VFP, dadaan muna tayo ngayon doon, guys, para makuha yung pinagawa kong plano. And then diretso tayo sa VFP, Giginto, Bulacan. Ginagawa mo. Papa submit natin yung mga documents and then yung blueprint plan, sign and seal ng PME para doon sa client ko somewhere in Bulacan. Para makapag-start tayo, makakuha tayo ng installation clearance for the installation ng fire protection system nila, guys. So, ginagawa mo. Yun ang activity natin today. So, samahan niyo ako, guys, today sa pupuntahan natin. But before anything else, never quit, guys. Oh, yun. So, let's go. Samahan niyo ako today, guys. Bye-bye. Pero bago tayo magpaalam, guys, please subscribe to my channel, Boss Pulubi. And then, like and share na rin itong video na to, guys. And then, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video i-upload, guys. Thank you. Medyo mainit, pinagpapawisan ako. Let's go, guys. Thank you. Bye-bye. Akyat tayo, guys. Dito yung opisina ng ano, sa third floor. Opisina ng consultant ko. Mechanical engineer. So, kukunin natin yung plano. Yan, guys, naibigay na sa atin ng consultant ko yung na PME, yung plano. So, diretso na tayo ngayon sa VFP Giginto, Bulacan Station. Pero, bago tayo dumiretso ng station, standby muna tayo sa ano sa Giginto, sa Maynilangan. So, kasi meron tayong kasabay na nagpapahintay na kilala natin. So, doon tayo maghihintay, guys. So, ngayon, bumabiyahe na tayo. Nasa NLEX na. So, let's go, guys. Tara, samahan nyo kami. Many hours later. Hello, guys. So, nandito na tayo sa Giginto, Bulacan. So, nakuha na natin yung blueprint plan dun sa mechanical engineer, dun sa consultant namin. So, bago tayo pumunta sa Giginto Fire Station sa BFP, so, may hinihintay lang tayo saglit. So, nandito tayo ngayon sa Giginto, sa Ningnangan. So, habang naghihintay, ikot-ikot lang muna tayo, guys. So, hintay lang natin yung kausap namin bago tayo pumunta sa BFP Fire Station. So,
para may submit natin lahat ng documents, kasama na yung blueprint plan ni client, para makakuha tayo ng o ma-issuean tayo ng installation clearance. No. Many hours later. So yun guys, tumawag na yung kausap ko. So diretso na tayo sa Giginto Fire Station. So let's go guys. Diretso na tayo sa fire station. Yan guys, nandito na kami sa ano, sa BFA Fire Station. So yun siya. Dito na kami sa BFA Fire Station. Apa? Kamusta, Ma? Ha? 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Okay, yun nga guys. Dito tapos na kami sa BFP. Nakakuha na kami ng installation clearance. Nakapagbayad na rin ako dito sa BFP. So, ibibigay na lang kay Sir Noe. So, pwede na kami mag-start ng installation dun sa 10 warehouse sa Giginto. So, okay na. Lahat ng documents, plano na ibigay na sa BFP. Okay, okay. So, papunta kami ng T12. Thank you, guys. Bye-bye. Punta muna kami sa kabilang site. Okay. Yun, diretso na kami sa T12. Punta na tayo sa ano, sa Giginto, Bulacan. So paalis na kami rito sa BFP guys. Nakapag-withdraw ka. Yung bibigay kay ano kay, wala silang alawang si Alexis. Dahan lang tayo ron. Dadaan kami sa project site. Guys, nandito na kami sa warehouse ng Giginto, Bulacan, somewhere in Giginto. So, pasyalan lang natin yung mga tao. Baka mamaya naglalaro na ng piko. Yun guys, nandito na kami sa warehouse sa somewhere in Giginto, Bulacan. So ito yung Pyros Reel. So wala pa siyang laman. So ito yung Pyros Cabinet. Kami kasama siyang fire extinguisher, fire extinguisher, gate valve, nozzle, 100 feet pyros cabinet. So yan guys, mga tao ko. Kasi yung atay blue, malakas sa alam, panglaban sa post. So ang ginagawa nila guys, tatambunan na nila yung tubo na yan, underground pipe. So binabalik lang nila yung reinforcement bar bago nila buhusan. So kaya underground yan, hindi ka makapag ano dyan,
wala kang kakapitan ng mga bracket. Kaya yung piping namin underground. Yan. So dito siya lumabas. Yan. So diretso siya sa itaas, guys. Taron sa dulo. Yan ang connection ng piping namin. Yan. So ginagawa nila, binabalik nila yung mga ano, mga reinforcement bar bago nila simentuhan, bago nila tambunan. So yun. So punta naman tayo dun sa kabila, guys. Oh wow. So sa kabila nagle-leak test or hydro test yung mga tao ko rito, dito sa part na to. Yan. Yan, nag-hydro test sila. Yan. So, nag-hydro test sila para malaman kung meron ba yung pipe namin. Binababad nila ng 24/7. 200 PSI ang load niya. And guys. Guys, pauwi na tayo. Paalis na tayo rito. Mag-iiwan lang tayo sa mga tao ko ng pambili ng gamot. Dahil tag-ulan, minsan tinatrangkaso daw sila. Kanina na iiwan? Bumili na kayo ng gamot. Texo! Kompleto yung gamot. Mag-stack kayo. Ah. Lexo. Bili ka ng ano, Dex? Bili ka ng ano? Mojito. Mojito. Bili mo daw ng mojito yan. Tatlo. Apat. Tapos bili ka, malapit ka na dyan sa ano. Kung ano, yun sa tawag nito. Bili ka na isa sa akong yelo. Ano? Bili mo daw ng ano yan, ng gamot, katol. Off lotion. Tsaka mag-stack ka ng mga gamot. Yung mahaba, may mahaba din yan. Kasi ano, inuubo na eh. Mojito. Pampatanggal. Apat na araw to. Apat na araw? Gawin mo lima. Bibili kayo sa sakong yelo dyan.
Wala na kayong problema dyan. Isa sa akong yellow doon. Apat na mo ito. Giniagawa mo. Yan guys, thank you for watching. Karatapos lang ang maghapon natin sa biyahe. Oh, so, wow! Guys, maghapon, nakakuha tayo ng installation clearance kay BFP sa Giginto, Bulacan. And then, pwede na tayo mag-start ng installation sa isang client natin dahil meron na tayo, na-issue na tayo ng installation clearance. So, ang installation clearance, binibigay yan ni BFP, kino-comply sa mga installer o sa company na installer o supply ka ng mga fire protection. Kapag may client ka, mga establishment na kino-comply ni BFP na need mo ng mga requirements. Kasi kapag ka, ano yan guys eh, ganito yan eh, kapag nagtayo ka na establishment, at kinumply ka ni BFP na kailangan mo magpa-install ng fire sprinkler system, automatic fire sprinkler system, yung water sprinkler, and then yung FDAS means fire detection and alarm system, kailangan mo rin ng mga dokumentong isasubmit kay BFP. Ang mga requirements na kailangan mong isubmit kay BFP ay kailangan ng kung fire sprinkler system, kung fire sprinkler system siya, ang requirements niyan in apat na set na blueprint plan, mechanical plan, ang pipirma niyan is professional mechanical engineer. Sorry guys. Professional mechanical engineer. Kapag FDAS naman guys, fire detection and alarm system, ang kailangan mong blueprint diyan para sa PECE, Professional Electronics Communication Engineer, ang kailangan mag-sign and seal niyan. Ang kailangan ni BFP na requirements diyan is 4 set. Kapag construction naman o kapag existing na yung building, kapag existing na siya, kinomplay ka o nakatayo na yung building, kailangan mo ng affidavit of undertaking. So ilalagay mo doon kung 30 days o 60 days working days na matatapos mo yung installation pag nag-submit ka kay BFP. Kailangan mo rin application clearance para makakuha ka ng installation clearance, at pag natapos ka, ma-issue ka ng installation clearance, at pag natapos ka sa installation, makakuha ka ng occupancy permit and fire safety inspection clearance. So kailangan mo rin ng bill of materials, kasi sa quantity na yon, bill of materials required din ni BFP kung magkano yung consume yun o total contract cost. Umihingi ang BFP ng tax doon na may resibo yun guys, may resibo 2.1%. Ang 2% ay para sa ano yun, sa hinatawag nilang bill of materials, kung magkano yung total contract cost. Oh, wow! Contract cost, doon nila nilis yung 2% bill of materials. Yung 0.1% na sinasabi naman, yun ay babayaran mo sa BFP na 0.1% para sa installation clearance. Yun guys, so ngayon, pwede na tayo mag-start. Next week makapag-start tayo dahil meron tayong installation clearance galing kay BFP. So, yun guys, thank you for watching this video. Sa mga supporter o susuporta pa lang, thank you guys. And then, please subscribe na rin guys, and like and share na rin tong video, and then hit the notification bell para lagi kang updated sa mga activity natin at i-upload na video. Thank you guys. See you on second vlog. See you on next vlog. Thank you guys. Bye-bye.